pasang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Limang milk tea for 999. Diba bonggang-bongga na. Shout out din sa Chico Express na pinagbilhan namin ng cake ni Mama. Mama, wala kang kandila. Alam nyo, suggestion lang, Chico Express. Ano, mag-ano kayo ng kandila. Kasi minsan mga pang birthday, ano, para may mag-blow. Walang mag-blow si Mama. Ayan, o. Oh. Assorted ito na flavor. Apat na flavor, baby bites ko. Ayan, wow! Masarap! Bongo nga eh. So, ang gagawin namin, baby, sa kain lang kami. Tapos, meron kami question and answer hamang kumakain. Ready na kayo? Ready na? Ready! Ready na! Yes! Let's jump into the video! Father, Son, Holy Spirit, walang wish. Anong wish mo, ma? Mamaya na nga kasi yung wish mo. Kukain yung tasok. Kayo, masasabi. Ano masasabi mo sa akin? Mamaya, mama. Ano? Demanding mo, mama. Mamaya na. Mamaya na. Nani? Umay wa mou shindeiru. Ang tanong, galing ito kay Candy Carriaga. Sino po ang paborito nyo? Sino po ang paborito nyo sa kanilang dalawa? Ang nasa kanan o kaliwa? Pareha sila, kasi pareho ko sila mahal. Wow, love it. Hindi, ganito na lang.
Para ano na lang yung meron kay Tinay na wala sa akin at ano yung meron sa akin na wala kay Tinay na ugali na gustong gusto mo. Yun na lang. Huwag na, iiyak ako. Ay, yun na nga. Sige na, umiyak ka na. Umiyak ka na. Tinay mo na. Ano yung gustong gusto mo ugali kay Tinay na wala sa akin? Hindi na, iiyak kasi ako. Sumagot. Si Tinay kasi pasensyosa yan. O, naiyak mo yan. O, tanong niyo na ba yan? Bakit nakakaiyak? O, bakit nga ba? Oo nga, paliwanag mo, pasensyosa si Tinay. Paano pasensyosa? Kasi, ano? Ano ba yan? Bakit paano naiiyak? Nasagot lang ako ng tanong niyo. Ano nga? Kasi si Tinay, ano siya, pasensyosa, yung ibang... Kasi pa nagagalit ako, hindi ko siya sumasagot. Taka, ano... Kunwari lang yan, bingi. Ay, meron ka na wala kay Tinay. Oo. Pareho kayong mapagmahali eh. Oo nga, oo. Pero ano nga... Ang si ate kasi show. Kaya hindi tayo first owner eh. Tingnan mo. Show is a kanang love. Show is a kanya. Kung meron po kayong message sa Gia noong 20 years old siya, ano yun? Noong 20 years old siya. Kaibigan ko kasi Baby Bites yung nagtanong. Kaya alam nyo na. Noong 20 years old daw mga tatandaan mo pa ang 20 years old. Ano ang message mo sa anak mo noong 20 years old pa lang siya? Nalalam mo yung mga ganap sa akin noon. Kalimutan na. 20 years old, yung pagtuunan ng maigi ang kanyang pag-aaral. Naiiyak ka? Nakabalik ang lahat. Babalik ang lahat. Parang yung nagtanong nito, maraming alam ha. Pasensya na kayo. Oo nga. Alam mo, nagdala talaga siya ng tissue, baby pa. Just expected talaga niya na maiiyak siya. Yung ano. Pero pasalamat ako kasi siyempre. Siguro, na ano din sa isipan niya, kailangan niya magtapos. Kaya, matutuwa ako. Sinundan niya, sinabi ko. O, pasensya na ba? Naiyak talaga ako. Message mo sa future na Gia. Yung, let's say, 40 years old. Yung may expected na yung may family ka na. May awa, may payayaan kayo ng anak. Intindihin mo yung mga anak. Mahalin mo sila at ang iyong pamilya, ang iyong asawa. Lagi niyong titignan ng kinabukasan ng pagiging mga anak. Iyak na rin. Sure din yun na. Siyempre, maging maganda din ang bukas nila. Kasi mahirap yun eh. Kaya ako, ganun na lang ang ano ko kay Gia noon kasi nga siyempre mahigpit ka ba na nanay? Hindi naman. Kanino ka kailang mas... para sa kinabukasan ko kailangan ko maghigpit. Kanino ka mas naging ano naging mahigpit sa akin o kay nanay? Sa iyo. Nangyari yun kasi ganun lang ang pagmamahal ko sa anak ko. Gusto ko makatapos kasi ayaw kong tumanda sila na wala silang tinapos at wala silang makukuhang permanenteng hanap buhay. Kasi ako ha, hanap buhay ko, swinerte lang ako, sasabihin ko lang, swinerte lang ako kasi syempre natuto ako manahe, tapos nakakuha din ako ng asawa na mabait sa akin. Kaya, yun, hindi ko na dinadanas yung ang init at hirap doon sa ano sa palayan. Ganun pa yun. Ganun ang pinagalingan ko. Okay. Kaya ganun na lang ako kahigpit kay Gia. Kaya alam niyo kasi, Baby Bites, mas mahigpit sa akin si Mama kasi mas matigas nga ang ulo ko. Mas ano ko, mas... O, tiga mo, umaapod siya tingin. Mas matigas na umaapod din yung boyfriend ko. Ano ba? Sino makakabi ko dito? Di ba dapat kakabi kita?
baby bites, kung may manonood nga ng mga teenagers ngayon ha, kung may nanonood ngayon ng mga teenagers, kung ano ang magulang ninyo, parang napifeel nyo na minsan naiinis kayo sa kanila, okay lang yun. Oo, kasi pinapagalitan kayo, hinihigpitan kayo, ganyan. Lahat pinupuna sa inyo, lahat mali, lahat mali. Ibig sabihin no, nagiging magulang sila sa inyo. Hindi sila magiging, hindi daw natin masasabi na naging mabuting magulang ang isang magulang kung hindi nainis sa kanya ang kanyang anak. Di ba, ma? Tama yun! Oo, alam nyo ba minsan, sobrang inis ko sa kanya dati kay mama, dapat natawag na kami ng bantay bata. Pag habang tumatanda kayo, mas marirealize ninyo na ang magulang ay dapat talaga nagpapakamagulang. Hindi dapat na kinakaibigan mo yung anak mo na ano, ganito, ganito. Kasi pagkaibigan, iba kasi yung level nun eh. Habang tumatanda ang anak, mas nade-develop yung friendship niya sa kanyang mother and yes. father. Ganun ang na-realize ko ha, based sa experience ko. Ikaw ba mahal? Ganun din? Wala namang gagawin yung magulang na kakasama talaga ng mga anak nila. Correct. Lahat yun para sa mga anak nila. Tama. Nagagalit ang magulang nyo, pakinggan nyo muna. Kung hindi teacher, ang kinuha ni ate, anong pangarap mo para sa kanya? Abogado! Abogado. Talaga? Yun talaga ang gusto ko. Ang nagulat si Tinay, no? Ano? Akala mo, ha? Kaya lang. Hindi alam naman, ma-artistahin pala talaga ako. Akala ko ayaw niya nun kasi ang mga ayaw niya, mga delikado na trabaho, eh. Pinakamahirap na trabaho daw maging abogado. Abogado, no? Okay. Mahirap din yun, ma, kung naging abogado ako. Kung naging abogado ako, mahirap yun pag natatalo tayo. Kasi, bibigyan ka ng mga Republic Act. Oh. Mama! According to Republic Act 1995, hindi pwede dito ganyan. Thou shall never hurt thy daughter. Hayaan mo na, basta importante. Buti na lang teacher, ang teacher ang kanalagyan ko talaga. Every day, yeah. Kung dati, ganun yung naiisip mo. Oh. Ay ngayon, yung sa akin, nakukuha na ka ng college. Kung anong gusto mo, yun sa akin, doon ako doon. Sa, kasi, di ba sinabi nga ninyo, hindi naman, at saka na rin doon sa iba, hindi naman ikaw mag-aaral, yung mga anak mo. Kaya, ang kaigiyan lang kasi, meron talang talaga akong hugot doon, kaya gusto ko siya maging abogado. So, may kwento natin? Ay, hindi na. Hindi na. Eh, gusto ko na maging masaya ka sa magiging trabaho mo. Yung tipo na ano, na hindi mo iisipin na may pera ba dito, may ganito ba dito, ganyan-ganyan. As long as nag-enjoy ka. Kasi susunod na din yung practicality doon eh. Kapag ang isang ano, isang bata, gusto niya yung ginagawa niya, gusto niya yung kanyang course, gusto niya yung magiging trabaho niya, ganyan. Ano, doon na rin siya matutong dumiskarte. Yun, mag-grow talaga siya doon. Kesa naman, ang lagi niya nasa isip, practicality, saan may pera. Tapos pagdating doon, nakagraduate na siya. Tapos biglang nagbago ang panahon, biglang yung trabaho na yun, hindi na nauso. Di nasaan na ang practicality doon? Di kawawa naman, hindi na siya, nagsisip pa siya, diba? Kung ano yung kanyang course na kinuha, kung ano. Kaya ako sa'yo, para sa'yo, Minay, gusto ko lang na mahanap mo yung passion mo, yung talagang hindi ka talaga mananawa. Kung gaano mo siya kasayang ginagawa, wag mo i-after yung kung ano, practicality. Oo, kung malaki yung kita, ganyan. Kasi susunod na yun doon. Kapag nag-enjoy ka sa isang bagay, you will create something bigger out of it. Anong pinakamahirap na tanong or advice ang hiningi sa'yo ni ate? Gusto niya maging gusto mo maging punta sa isang ayaw ko nun. Sa ibang planeta. Gusto ko na sa Jupiter. Gusto ko kasi ibang school, ibang face, school, sa face rate. Religion? Oo, religion. Ah, religion. Oh, muntik na kasi ako mag-Buddhism. Kasi ito. Kasi, ang gusto ko,
sulit kaming Katoliko. Ayaw ko kasi gusto ko, sama-sama kasi kami. Gusto niya sama-sama kami. Nag-magkaiba tayo ng church, gano'n. Kaiba. Anong ibang naiisip mong pangalan kay ate mo kung sa Gia? Ah, wala. Yun na. Yun na talaga. Kasi Gia. Saan mo nakuha yung Gia? Guide. Ah, Gia means guide, di ba? Kasi ba may mga may Tagalog nga na term na igigiya. Oh, sige, igigiya kita doon sa ano, doon sa iyong magiging silid. Ah, ganun. Igigiya means igaguide. Maria Gia Bites. Anong pinaka-favorite childhood memory mo ni ate? Ang maliit pa siya kasi gustong-gusto ko talaga siyang dinadala sa labas. Inalabas ko siya. Tapos, ano, yung magsasakay siya sa, ano ang pangalan niyan? Carousel. Carousel. Mm-hmm. Oh, tuwang-tuwa ako pag nakikita ko siya kasi, ano, yung gusto niyo nakaupo na sa kabayo. Kaya meron pa kami papanood sa'yo na video. Ano? Hey mga, happy birthday. Stay healthy. I wish you all the best. Sana mabuhay ka pa ng matagal. Love you. Marami pang taon niya. Ito, napaka-meaningful to. 3 pages. Ako, to. Happy birthday, ma'am. Ingat kayo dyan. Happy birthday po. Napaka-meaningful, di ba? Thank you. Grabe yung mukha nito. Ubi, sakop na sakop yung buong camera. Sige, happy birthday, mama! Happy birthday, mama! Okay, baby Bites, thank you sa pagsama nyo sa birthday bash ni Mother Bite. Salamat kay Candy Cariagan na talagang nagpa-rating ng maraming questions. Sa kanya lang talaga nanggaling yung mga questions na yan, kaya tayo may ano content ngayon dahil kay Candy. So thank you so much! If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, Baby Bites, click the subscribe button now and then click the all notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Kung may gusto kayong another content with Mama Bites, Tinay Bites, and Berry Bites, please comment na kayo below kung anong gusto nyong i-content namin. I'll see you again next time, Baby Bites! Mwah! Bye! Bye! Bye-bye!